Magandang umaga sa News 5 Alerts. Kailangan daw reformahin ang United Nations Security Council ayon kay Pangulong Duterte. Sa kanyang talumpati sa UN General Assembly, ipinunto ng Pangulo na nilalabag umano ng Security Council ang demokrasya at transparency. Kailangan daw itong baguhin, lalo't UN ang nangunguna sa pagharap sa mga krisis. Bukod pa riyan, sinabi ni Pangulong Duterte na inutusan na niya ang DOJ at PNP na reviewin ang kampanya kontra ilegal na droga dito sa Pilipinas. Mananagot daw ang mga mapatunayang lumabag sa batas sa gitna ng mga operasyon. Giit din ng Pangulo ang arbitral award ng Pilipinas kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Dapat daw kilalanin ang sinasabi ng arbitral award. Samantala, tungkol naman sa COVID vaccine, kinundi na ng Pangulo ang mga mayayamang bansang nag-hoard umano ng bakuna. Panawagan pa niya suportahan ang COVAX facility na tumutulong sa mga mahihirap na bansa. Sa ibang balita naman, nagpahayag ng pagsuporta sa kandidatura ni Mayor Isko Moreno ang mag-asawang senador na sina Ralph Recto o mag-asawang sina Senador Ralph Recto at Congresswoman Vilma Santos Recto. Kahapon, napabalita ang pagtakbo ni Yorme sa pagkapangulo ng Pilipinas. Ang sinasabing magiging running mate niya ay si Doc Willie Ong. Sa text message mula sa staff ng mag-asawang Recto, sinabing all out ang suporta nila kay Isko. Mamaya inaasahang formal nang mag-aanunsyo ang tambalang Isko Willie sa Baseco, Maynila. Para sa iba pang mga balita, pumunta lang sa news5.com.ph at sa News 5 Facebook page. Abangan din mamayang 5:15 p.m. ang mas pinaagang Frontline Pilipinas. Ako po si Maricel Halili. Magandang umaga.